ngayon ni NBI Director Nonato Sorojas. Pagsasailalim kay Janet Napoles sa tinatawag na perpetuation of testimony, iminungkahi ni Senador Miriam Santiago. Pagpapalabas ng PDAP sa ilalim ng panunungkula ni Budget Secretary Butchabad, strictly regulated ayon sa Malacanang. At sa ibayong dagat naman, 2,500 migrants ikinulong ng Malaysia kaugnay sa kampanya laban sa illegal immigrants. At kung ating mga headlines ngayong Martes, bago ang detalye, pagyan muna po natin ang mensaheng ito. Lahat ng nanay ay may kakayanang magpasuso ng kanyang baby. Gatas ng ina lamang ang kailangan ni baby mula pagkasilang hanggang unang anim na buwan ng kanyang buhay. Lahat ng nanay ay may kakayanan na mag-produce ng gatas at makapagpasuso sa kanilang baby. Mahalaga na may tamang impormasyon, gusto ng ina at may tiwala siya sa sarili na kaya niyang pasusuhin ang kanyang sanggol. Labanan ang kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Wala pang aksyon ng Malacanang sa pagbibitiw ni National Bureau of Investigation Director Nonato Sorojas. Isinumiti ni Rojas ang kanyang irrevocable resignation pero sinabi ni Justice Secretary Laila Dilima, irerekomenda niya kay Pangulong Aquino na huwag tanggapin ang pagbibitiw. Sinabi ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, malaki ang tiwala ni Lima kay Rojas. Nang tanungin si Lacerda kung tiwala rin ang palasyo kay Rojas, oo ang sagot ni Lacerda. Kasabay niyan, inisa-isa ni Lacerda ang mga achievements ni Rojas tulad ng Atimonan Rubout Case at ang Balintang Channel Report. Yes, recall, a number of investigations, a number of reports have been initiated under his watch. We've got the Atimonan, we've got the Balintang Channel Report, some other reports. And also there are a number of sensitive cases that are being handled by Director Noni Rojas. Samantala, noong weekend, iniulat ng isang pahayaga na may nagtatraidor sa NBI. Pero sabi ni Lacerda, hindi institusyon ang binabatikos ng Pangulo, kundi ang kanyang tinutukoy ay iilang opisyal lamang. Samantala, hiniling ng Prosecutors League of the Philippines kay Pangulong Aquino na huwag tanggapin ang irrevocable resignation ni NBI Director Nonato Sorojas. Sa isang text message, sinabi ni PLP President Jaime Umpa, malaking kawalan si Rojas hindi lamang sa Premier Investigating Bureau kundi maging sa ginagawang pagsiyasat sa pork barrel scam. Ayon kay Umpa, kailangan ng bansang katulad ni Rojas na matalino, matapat, kagalang-galang at may delikadesa. Ang pagbibitiw ni Rojas ay busog naman ang ulat sa pahayagan kung saan sinabi ng Pangulong Aquino na ang NBI ay may mga opisyal at ahente na hindi ganong mapagkakatiwalaan sa ilalim ng pamumuno ni Rojas. Si Rojas ay nagsilbing Regional State Prosecutor bago itinilaga bilang NBI Officer in Charge noong 2012. Iminungkahi naman ni Senadora Miriam Defensor Santiago na si Janet Lim Napoles na kasalukuyang nakadipinis sa Santa Rosa, Laguna ay sumailalim sa isang proseso na kung tawagin ay perpetuation of testimony. Paliwanag ni Santiago, ang perpetuation of testimony ay isang procedure para sa preservation ng sinumpang salaysay ng isang saksi o witness na maaring hindi na ito makaharap pa sa pagilitis sa isang kaso na kanyang kinasasangkutan. Ang kabuang detalye mula kay Jojo Ismael. Anyan, naturang procedure ay bahagi ng tinatawag na sa rules of court na deposition and discovery na sadyang ginagawa bago magsimula ang paglilitis upang masiguro na ang ebidensya ay mapapanatili at mapapangalagaan kahit na may mangyari sa witness. Ito'y binubuo ng written testimony ni Napoles na kanyang isasumite sa labas ng korte. Samantala, discovery, sinabi ni Santiago na ito'y ibinibigay naman kung ang isang party sa isang kasong kriminal ay igigit at pagsasapubliko ng impormasyon na may kaugnayan sa lilitising kaso. Mula sa Senado, Jojo Ismael, Bayan Patrol 16, nag-uulat para sa PBS, Radyo ng Bayan, konektado ka.
Samantala, isa pang whistleblower ang umano'y lumutang at nagsabing nagbukas ng mga bagong bank accounts ni Janet Napoles para itago ang kanyang pera. Ayon sa hindi pa pinapangalan ng whistleblower, nakapag-withdraw umano si Napoles ng malaking halaga ng pera bago inutos ng appellate court ang pag-freeze sa kanyang bank accounts. Ang halagang withdraw ay diniposito ni Napoles sa kanyang bagong accounts upang maitago ito sa mga otoridad. Ang naturang pagbubunyag ay mula sa isang aide ni Napoles na ginawa ring presidente ng dosen-dosen ng NGOs na nilikan ni Napoles. Ayon pa sa pang 11 whistleblower, si Napoles ay nagmamayari ng 40 residential properties kabilang na mga units sa Primea na nagkakahalaga ng 75 milyong piso bawat isa. Umakto lamang kami sa kautusan ng korte. Ito naman ang depensa ng liderato ng PNP sa gitna ng tuloy-tuloy pa rin kumakwestiyon ng Satila VIP treatment na ibinibigay kay Pork Barrel Scam Mastermind Suspect Janet Napoles. Mula sa pagsuko nito hanggang ngayong nailipat na sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna. Paliwanag ni PNP Spokesman Senior Superintendent Ruben Theodore Sindak, korte ang nagbansa kay Napoles bilang isang high-profile, high-risk detainee at ginagawa lamang nila ang nararapat na pagtrato kay Napoles base sa deskripsyon ng husgado rito. Kukumbinsihin ni Speaker Feliciano Belmonte ang mga leader at miyembro ng lahat ng partido politikal sa ilalim ng majority coalition na sumang-ayon sa pagtanggal ng pork barrel funds. Sa caucus kahapon, muling pinarindigan ni Belmonte ang commitment niya sa posisyon ni Paolo Aquino hinggil sa pagtanggal sa PDAF sa paniwalang ito ang ugat ng katiwalian sa mababa sa mataas na kapulungan. Ayon sa speaker, aapela siya sa coalition partners tulad ng Nationalist People's Coalition, National Unity Party, Nationalista Party at Partylist Lawmakers na sangayunan ang pagbuwag sa pork barrel. Una rito, inihayag ni Pangulong Aquino ang pagtanggal sa pork barrel kasunod ng galit ng mamamayan sa 50 bilyong pisong pork barrel fund scam. Ang tatlong taon na special audit report ng COA nakita sa nasabing report na 6.15 bilyong pesos na pork barrel funds ng 12 senador at 180 congressman ay napunta sa 82 NGOs. Sa puso ng NGOs ay may kaugnayan kay Napoles, sinasabing mastermind ng multibilyong pisong scam. Binigyang katwira naman ng Malacanang ang mahigpit na seguridad na pinatutupad pork barrel scam mastermind Janet Lim Napoles. Mas gusto raw nang kita siyang buhay kaysa patay. Ito ang paliwanag ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda matapos batikusin ng mga kritiko ang di man ay overkill sa seguridad ni Napoles. Ayon kay Lacerda, nag-iingat lamang ang gobyerno dahil na rin sa posibleng banta sa buhay ni Napoles. Dagdag ni Lacerda, babatikusin naman ang Malacanang kapag may nangyari kay Napoles. Si Napoles ang central figure sa pork barrel scam. Men seminar, ang mga kagawad ng Special Weapons and Tactics o SWAT na nakatalaga ngayon sa pagbabantay kay Janet Lim Napoles sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna. Ito yung matapos na ibalik ang pangasiwa ng pagbabantay kay Napoles sa SAF mula sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. May ulat hinggil dyan si Alvin Baltasar. Sinabi ni PNP PIO Chief Senior Superintendent Ruben Teodoro Sindak na kailangang mabigyan ng kukulang kaalaman ang anay ng SAF na nagbabantay kay Napoles, lalo't itinuturing itong high-profile, high-risk detainee. At kaugnay ng ginagawang pagbabanta pork barrel mastermind suspect, inihayag ni Sindak na regular silang magsasagawa ng palitan ng tao upang maiwasang magkaroon ng attachment ang detainee na si Napoles na maaaring gawin niyang paraan upang makakuha naman ng med o hindi kaya ay makapuka. Ito ang Bayan Patrol number 7, Alvin Baltasar para sa PBS News, Radyo ng Bayan, konektado ka. Binigyang diin naman ng Malacanang ang pagpapalabas ng Priority Development Assistance Fund ay strictly regulated sa ilalim ng panunungkulan ni Budget Secretary Butch Abad. Sinabi ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda, hindi dapat sisihin si Abad na nakatanggap pa rin ng mga peking non-governmental organizations mula noong 2010. Paliwanag Lacerda, mga mambabatas ang nag-otorisa sa NGO
host na magpatupad ng proyekto. Alamin natin ang karagdagang detalye sa report ni Marie Peña Ruiz. Ang kay Lasheg, ang pula ng Aquino administration, pinahusay ang sistema, ngunit meron pa rin mga nakalusot. Kung sino man ang mga nagpatuloy ng anomalya sa kabila ng mga reporta, ito'y iniimbestigahan na. Iniyak ni Lasheda na pananagutin din ang mga kalyado ng administrasyon kung merong ebidensya. Punelta ng presidential spokesman, Sinavotas Representative Tubitianko ng una sa panawag ang Sibakin si Abad. Ayon kay Lasheda, pinupulitika ni Tianko ang Fort Barrel Shoe. Mula sa Malacanang, Marie Peña Ruiz, Mind Patrol Tibas, Radyo ng Bayan, Konektado. Inatang hanggang 3 bagyo pa sa Philippine Area Response Plan ng Setyembre. Ayon kay PAGASA Forecaster Jory Lewis, magpapatuloy ang paghina ng habagat, subalit maring muling lumakas ito kung may darating na bagyo. Ang mga bagyo ay tatawaging Odette, Paolo, Kedan at Ramil kapag pumasok na ito sa field responsibility. Ayon kay Lewis, ang paghina ng habagat ay dahilan na mararanasan sa huling quarter na... Umabot na sa 108 ang bilang ng mga manggaan ng dalawang barko sa Cebu, Camacailan. Sa update ng Philippine Coast Guard, sinabi na 108 na mga labi ang narecover na sa barkong MV St. Thomas Aquinas matapos makabanggang MV Sulpicio Express 7. 29 pasahero ang pinaghahanap tuloy ng search and rescue operations ng Coast Guard, Navy at ng Pulisya. Ayon kay Coast Guard spokesman, ang 8 na recovery ay dinala sa port. Tiniyak ni Balilo sa mga pamilya ng nawawalang mga pasahero at crew ng lubog na barko na lahat upang matag ang mga nawawala. Sinwelding komunista ang Natural Rubber Party sa Pilipinas kahapon, kay Dean ang plant manager nito dahil sa landmine. Turn Mindanao Command Captain to Caber, kagad namatay si Hector La Laguna matapos matapakan ang landmine habang papalapit siya sa factory ng talunan makilala North Cotabato. Ang landmine ay nilagay ng mga miyembro ng NPA habang tinatangka ng mga ito na sunugin ang Standard Rubber Development o SRDC, 10,000 pisong halaga ng ari. At 600 na mawawalan ng trabaho. Ang kumpanyang pag-ari ni Butch Pacheco ay pangunahing exporter ng natural rubber. Ayon kay Noel de la Cruz, commanding officer ng 57 Infantry Battalion, tinutugis na ng pinagsipulis combatants sa mga rebel. Ayon kay de la Cruz, extortion dahilan ng panununog. Hindi lang na higit na kailangan ngayon ng Philippine National Police na kumuha ng karagdagang pulis upang matugunan ang iniingi ng batas para sa bawat 500 residente. Ayon kay Dilon, ito upang maibsan ang kriminalidad at para sa mas mabilis sa anumang krisis, sa atin ni Jojo Ismael. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance sa panukalang 71.9 billion pesos ng budget ng Philippine National Police para sa 2014, sinabi ni na Local Government Secretary Mar Rojas sa PNP Director General Alan Purisima na 195,000 mga pulis ang kailangan i-deploy para sa 24 na OPAD ang minimiting isang pulis kada 500 tao populasyon. Kaugnay nito, hiniling ni Dilon kay Secretary Rojas at Police Chief na pag-aralan ng gusto power requirement ng Pilipinas o unti-unti nitong tugunan sa pamagitan ng pagkuha ng mga bagong ng Pangulo ng Senado na ang hinihinging budget ng Pilipinas o Police ay kailangan magresulta sa pagpapahusay sa kakayahan ng ating mga kapulisan sa pagbaka laban sa kriminalidad at sa pagtugon sa mga krisis. Batay sa panukalang budget ng PNP para sa susunod na taon, 4.7 billion pesos ang ilalaan para sa hiring ng karagdagang 13,000 mga bagong pulis. Mula sa Senado, George Ismael, Bayan Patrol 16, nag-uulat para sa PBS, Radyo ng Bayan, Konektado ka. Mula kanina ng alas 6 ng umaga, nagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ang Pilipinas Shell Petroleum Corporation at ang Petron. Piso at 25 sentimo hanggang piso 35 sentimo ang price increase sa kada litro ng gasolina, piso at 15 sentimo sa kada litro ng kerosene at piso sa kada litro ng diesel. Busod ito ng paggalaw ng presyo ng pandaigdigang merkado dahil sa tensyon sa gitnang silangan, partikular na sa Syria. Samantala, magpapatupad ngayon ng price hike ang independent oil firm na Total Philippines
sa kanilang liquefied petroleum gas o LPG products. 3 piso kada kilo ang dagdag sa presyo ng total gas simula ngayong 6:00 ng umaga. Ito'y nangangahulugang 33 piso ang dagdag sa retail price sa bawat tangke ng LPG na may timbang na 11 kilo. Una rito, tinaasan din ng Petron ang retail price ng gasulat ng Fiesta Gas ng 2.55 piso kada kilo ng regular household cylinder na may timbang na 11 kilo. Dahil dito, madaragdagan ng 28.05 piso ang kada tangke ng cooking gas na may timbang na 11 kilo. Pinabagsak ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang transmission tower ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Sultan Kudarat, Maguindanao, Linggo ng gabi. Ayon kay Colonel Dixon Hermoso, 6th Infantry Division spokesperson, nangyari ang pabubomba sa Kilometer 14, Barangay Ladia, Sultan Kudarat, bandang 9:00 ng gabi. Ang pagbagsak ng NGCP Tower No. 168 ay nagresulta sa malawakang blackout sa Cotabato City at mga karatig na lunsod. Naibalik ang kuryente ng bandang 3:00 ng madaling araw kahapon. Narecover ng mga nagresponding military units ang improvised explosive device fragments sa blast site. Walang iniulat na nasugatan o nasuwi sa naturang pag-atake. Naglalayong sirain ang sinasagawang peace talks sa Moro Islamic Liberation Front. Ito ay unang pag-atake sa NGCP Tower sa Sultan Kudarat. Pinayuhan ng Department of Foreign Affairs sa mga Filipino sa Syria na iwasan ang mga lugar na maaaring target ng air strikes. Bilang sa mga lugar na ito ang military installations, telecommunications facilities at defense buildings. Kinatayang 3,000 Pilipino ang nanatili sa Syria sa kabila ng nagalap doong giyera sibil. Tumagi ang mga Filipino na sumama sa paglilikas at organisa ng pamahalang Pilipinas sa pagsasabing wala silang magiging hanap buhay sa bansa. Subalit patuloy na hinikayat ng DFA na umalis na sa Syria para sa kanilang kaligtasan. Isinabatas na ni Pangulong Binigno Aquino III ang panukala na naglalayong mapangalagaan ang mga estudyante. Nilagdaan ng Pangulo ang Republic Act 10609 or Protection of Students' Rights to Enroll in Review Centers Act of 2013. Ang detalye hatid sa atin ni Marie Tanya Ruiz. Sa bagong batas, pinagbabawalan ng higher educational institutions na puwersahin ang kanilang mga estudyante na kumuha ng review classes para sa professional examination sa isang review center na pipiliin ng eskwelahan. Bawal din na ipitin ng HEI ang transcript of scholastic records, diploma at iba pang dokumento ng estudyante at gawing prerequisite for graduation ang review classes. Sakop ng bagong batas lahat ng public at private local colleges and universities. Marie Peña Ruiz, Bancontrol 10, para sa PBS Radyo ng Bayan. Konektado ka. Balita po natin mula sa Ibayong Dagat. Ikinulong ng mga otoridad ng Malaysia ang 2,500 migrants kaugnay ng kanilang kampanya na pagpapadeport sa mga o sa may kalahating milyong illegal immigrants. 5,000 polis, sundalo at local enforcement personnel ang kalahok sa pinakamalakihan ng Malaysia laban sa mga dayuha. Target ng kampanya ang pagpapawis sa lalong madaling panahon sa may kalahating milyong migrants, bunsod ng bumabagsak na ekonomiya ng bansa at sobrang dami ng mga manggagawa nito. Milyon-milyong manggagawa mula Indonesia, Bangladesh, Burma at Pilipinas ang dumaragsa sa Malaysia para magtrabaho sa construction at palm oil plantation. Muli po natin pakinggan ang mensaheng ito. Mahalaga na simulan ni nanay ang pagpapasuso kay baby sa loob ng 1 oras pagkapanganak niya. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. At sumayin niyo po ang kalipunan ng ating mga pangunahing balita hanggang sa ito. Tawang po natin sa technical side kanina si Boyet Garcia. At ngayong umaga hanggang mamaya makasama natin si Nalita De Los Santos at Aika Villanosa. Ako man si Oliver Abeleda. Taga Pilipinas, konektado ka. Sumayin niyo ang Radyo ng Bayan Network. Balita. Tinipon sa silid pambalitaan ng Philippine Broadcasting Service. Muling magbabalik. Makaraan ng 1 oras.